Sa mapagpalang araw po muli sa inyo, dito na naman ang inyong kabataang magsasaka. At ngayon po ay gusto kong i-share ang ilan sa mga tips kung paano mag-alaga at makatipid sa pagkain ng ating mga alagang pato o muscovy ducks at manok. So bago yun, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Hit that notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. So let's start! So ayun nga, gusto kong i-share itong mga tips na ito sa kung paano makatipid sa pagkain ng muscovy duck. So alam naman natin na ang mga alaga nating pato at manok ay isa sa mga pinakamatakaw or laging gutom. So syempre, dahil doon marami minsan nagagastos sa pagkain nila. So lalo na yung mga gumagamit ng feeds. So ngayon gusto ko pong i-share kung paano tayo nga makakatipid. So una, ang practice po kasi namin sa pag-aalaga ng muscovy ducks, yung first to 2 months ng mga ducklings, at isama na rin natin yung mga alaga nating mga manok na kapipisa, yung first to 2 months nila is feeds talaga yung pinapakain. So, para ma-support yung growth nila. Then, after nun, sinasanay na namin sila na pakainin ng kanin at darap. So, kung napansin nyo sa mga latest videos natin, more on how to makakatipid tayo sa pagkain nila. Yung mga local foods, yung mga madali lang kunin, mga organic foods na pwede natin ipakain sa kanila. So, yun yung mga sinasanay naming pagkain para sa kanila. Yung mga darap, natirang kanin, then kung konti yung mga ngayon na alternative namin sila ng kumukha kami ng talbos ng kamote, kangkong, ano pa ba, yung puno ng saging, pero hindi pa natin naipakita sa video natin kung paano natin sila pakainin ng puno ng saging tsaka dahon ng saging. So yun yung mga pinapakain natin sa kanila, mga dahon ng malunggay. So yun, kung bago ka pa dito, siguro hindi mo pa napanood yung mga yun, pero kung yung mga matagal na, yun yung mga matagal lang sumusubaybay sa channel natin, yung mga latest video natin is about doon, yung mga pagkain na madali lang hanapin at hindi mo na kailangan bilhin. So yun yung mga pwede natin ipakain para makatipid tayo sa pagpapakain, sa pagkain ng mga alaga nating muscovy ducks. Pero itong option na ito is hindi para sa mga baga sa mga kino-commercial yung mga alaga nila or binebenta nila. So itong mga to ay kumbaga kun lang, backyard farming, pang pamilya, ganon. And kung balak nyo naman paramihin, pwede rin naman itong option na to, kasi paglaki naman ng mga muscovy ducks natin eh, pwede natin silang ibenta kahit ito lang yung mga kinakain nila. So ayun, siguro nung nagka-pandemic, ito yung isang dahilan para naka-survive at isang dahilan na nakasurvive and nakapagparami pa rin ng mga alaga nating muscovy ducks dahil sa mga local foods na nakukuha natin lang dito sa paligid. So yun nga, sanabi nga natin, mga dahon ng saging, malunggay, kamote, so yun mga yun, mga kangkong, yun yung mga pinapakain natin. So alam naman natin nung nagka-pandemic, syempre apektado lahat, mga income, kung saan ka bibili, ganon, di ba? Syempre limited lahat eh. Nagmahal pa yung mga feeds, yung mga pagkain nila. So laking tulong na maraming nakukuha dito ng mga local foods para sa ating mga muscovy ducks. So kung saan lugar nyo, meron kayong mga available na kangkong, dahon ng kangkong, dalbos ng kangkong, kamote, dalbos ng kamote, sanayin nyo sila na ipakain tong mga to. Kasi hindi lang nakakatipid
marami ring nutrition na makuha sa mga to. Syempre nga organic food eh. Nasusuport nila yung pangingitlog. Syempre yung una yung pagkain nila. Sa health nila, natural vitamins and medicine sa kanila yon, yung mga malunggay, talbos ng mga kamote. So yun. Tapos yun nga sabi natin kanina, yung first to 2 months ng mga alaga nating Muscovy ducks or mga ducklings, and sama na natin yung mga alaga nating mga sisew na manok, feeds. Pero hindi totally na feeds lahat. So yun mga yun, meron din kami pinapakain na, ang tawag kasi dito sa amin is pugpug. So ito siya guys. So yan, kung mapapansin nyo, ito yung pag nagpa-iskis kayo o nagpakuno kayo ng bigas. So ito yung mga maliliit na part ng bigas na nahiwalay. So pwede nyo rin itong alternative o gawing alternative food para sa mga alaga nating ducklings and mga sisew, lalo na pag naubusan. Or pwede nyo naman itong hihalo sa feeds para mas dumami yung pagkain nila. So yun yung mga tips at mga yun yung mga practice na ginagawa namin para makatipid sa pagkain ng mga Muscovy ducks at mga manok. So ang result nun, siguro onti lang yung advantage ng pagpapakain ng mga feeds, your pure feeds hanggang first to hanggang pagtanda nila, siguro onti lang, siguro sa timbang lang siguro lumamang yon. Pero kapag usapang tipid, syempre hindi mo naman binibili yung mga local foods na nakikita lang dyan, yung mga sinabi ko nga kanina, yung mga pinapakain natin na local foods, mga organic foods. So yun, sobrang tipid sa kanila yun. Tsaka tawag dito, mambun na. So ang result naman nung pagpapakain namin ng ganun, yung practice namin na ganun is maganda. Papakita ko po yung mga alaga namin. Update ko na rin kayo sa mga alaga namin kung ano na yung kalagayan nila sa pagpapakain ng mga ganun. So, yun. Tawagin lang natin. So, yan. So, eto na sila guys. So, yung pinapakain natin yung sinabi kong pugpug kanina. So, update ko na rin kayo sa mga alaga nating mga sisiw. So, dito guys, tatatlo lang yung ducklings natin kasi nga, sad to say na yung iba dyan is nakain na ng predator. So, nakakalungkot. Pero okay lang kasi part naman yun ng pag-aalaga. So, itong mga to, hindi talaga totally galing sa mga hinahin namin. Itong mga to ay napulot lang namin sa ilog, mga naanod. So, nare-rescue namin sila. Then, dito guys, bumili ako ng 12 pieces of organic chicken. So, ito na sila. Mga 3 weeks old na mga organic chicken. So, soon, magpuproduce tayo ng video about sa organic chicken. Kung paano sila alagaan at paano sila paano sila paramihin. Then, dito guys, yan. Ito yung mga bagong pisa, mga sisiw natin. Ayan. Tapos, meron pa dito. So, ito. Tsaka ito. Ayan. So, ito naman yung mga kalapati ko, guys. So, ito yung sibong. Malaki na. Ayan, yun yung mga iba. So, pinaparami pa natin sila. Tsaka dito guys, malapit nang mapisa itong naglilimlim o nililimliman ng Muscovy ducks natin. So, malapit nang mapisa yan.
So dito naman nag-start ulit silang mangitlog yung mga alaga natin. So may naglilimlim na rin dito. So meron na rin isa dyan. And dito guys, so may kapipisa lang nito. Sad to say na dadalawa lang yung napisaan niya. So meron na rin naglilimlim dito guys. Ayan. So ito na yung mga, so ito yung update ng sa mga alaga natin. So yun guys, kung para mas maintindihan nyo yung video na ito, visit nyo yung mga latest video natin kung ano yung mga pinapakain natin sa kanila. So para mas makatipid na rin kayo. So ito ay optional lamang, no? Nasa sa inyo na kung ipapakain nyo or hindi. Ito rin, gusto ko lang kasing i-share ito na experience namin sa pag-aalaga ng Muscovy Ducks. Siyempre dito sa kasi sa amin sa probinsya, marami talagang pagkukuhanan ng mga ganito, mga talbos ng mga kamote ganyan. So gusto ko lang i-share na pwede silang ipakain sa mga alaga natin. So visit nyo lang yung mga latest video natin guys, para mas maintindihan nyo kung paano yung process ng pagpapakain sa kanila. So yun, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Happy 1K subscribers na tayo guys. So patuloy nyo po sanang panoorin yung mga video natin. And bago magtapos ang video, gusto kong i-shout out ang mga kababayan natin na nagtratrabaho sa MMDA, sa EDSA. So maraming salamat po sa suporta ninyo sa ating YouTube channel. At palagi po sana kayong mag-ingat. Palagi po sana kayong mag-ingat sa trabaho nyo. And yun, God bless po sa inyo, sa inyong pamilya. So gusto ko na rin i-promote ang channel ng ating kaibigan, Chano TV. Please visit his YouTube channel and subscribe. Supportahan po natin ang mga kababayan nating Pilipino na katulad ko. So yun, huwag kakalimutan mag-subscribe sa YouTube channel natin guys. So thank you.